Ang wala na, yung hindi na sila tatanggap ng bagong estudyante for grade 11. Alin po ang gusto ko? Have a blessed day mga kabayan! Welcome back po sa aking channel of WTSA. Marami pong mga Pilipino at magulang at estudyante ang nagulat ngayon mga kabayan sa kautosan na nilabas ng Higher Education or CHED sa pagpasok ng 2024 dahil ang mga senior high school at grade 11 or grade 12 na tinatawag natin K-12 program ay pinahihinto ang mga state at local university na tumanggap po ng mga K-12 student. Bakit kaya mga kabayan? Alamin po natin ang mga balitang ito. Ano po ang basis ng inyong inilabas na memorandum kaugnay ng pagpapatigil ng senior high school program sa mga state universities and colleges at pati na rin po sa mga local universities and colleges? Ngayon, tapos na ang transition period. Puno na ang mga state universities and colleges, kailangan na nilang gamitin ang mga kwarto at mga teacher, kaya't wala nang basihan para sila ay magpatuloy na mag-offer ng senior high school. Tapos na yung legal basis nito. Ito yung agreement ng DepEd at CHED. Taposin pa nila yung grade 12. Ang wala na, yung hindi na sila tatanggap ng bagong estudyante for grade 11. Yan ang hindi dapat nila gagawin. Kasi nga, wala nang legal basis to do it. Pero yung naka-enroll na grade 12, syempre kailangan patapusin mo yan. So, wasa po ang mga sunod na video na ito dahil ayon kay Senator Rapid Tulpo ay nakakalungkot ang pangyayari ito sa mga graduate ng mga senior high school student at tila na didiscriminate sila pagdating sa pag-apply ng trabaho mga kababayan. So what's up po ang mga sinasabi ni Senator Rapid Tulpo? Yung kultura natin dito ngayon, Mr. Chair, which we have to correct. Lahat ng mga sa classified ads na naghahanap ng employee, palaging almost always must be college graduate. Dinidisregard na agad yung mga graduate ng senior high. This has to be changed. Na parang agad-agad discriminated agad yung mga graduates sa senior high. Well, siyempre, call yan ng company na nag-hire ng mga empleyado niya, sasabihin niyo kung anong gusto niya. Pero palagi na lang talaga, maski na yung clerk typist, you must be a college graduate. Pag pumunta ka sa Amerika, there's no such thing na must be a college graduate. Sinasabi ka diretso kung anong requirement, anong responsibilities, anong experience ang kailangan. Hindi naka-specify doon kung kailangan mo college graduate o hindi. Maliban na lang kung ikaw engineer, architect, or nurse, well, of course, nakalagay doon, must have license in nursing, etc. Diba? Yun yung sinasabi ko. Kung mapapansin niyo po, sa Amerika, 4.5% lamang ang unemployment rate ng senior high. Dito sa atin, hindi ko alam kung sino totoo. Ayon sa Job Street, 57% ang employment for senior high graduates. Ang sabi ng DepEd, 10% lang. Alin po ang totoo? DepEd or Job Street? Honor, may I clarify yung 57.7%? It is awareness lang of enterprises for senior hiring, okay. Senior high. Thank you. So hindi po siya so, employment so therefore, rate. 10% lang ang nakakapagtrabaho ng mga senior high after graduation. Wow! Marami sa kanila, it's either hindi natatanggap, so dumidiretso sa college, or pupunta pa sa TESDA. So bakit pa tayo merong K-12? What is the reason why we still have this K-12? Di ba para after graduate nila sa senior high, magkakaroon sila employment, makakatulong sa kanilang family, etc. etc. Dito pala, pag nag-K-12 ka, only 10% of you guys that will graduate this year will get a job. And what is the DepEd doing about this? Kasi last year, noong December 2022, we did a job fair for K-12. And may mga vacancies, about 9,000. And marami pong, 116 were hired, basically as cashier, sales agent, and service crew. So what we're saying is, ito yung mga areas na pwede silang ma-hire. And those are some areas which we can enhance their competencies and skills kasi dun sila na hire sa senior high school graduates po and job fair for senior high schools. So meron kayong ganung klaseng programa which is very good po. So meron kayong po for senior high job openings, sabi nyo nga 116 were hired. What happened to those that weren't hired? Yung iba po kasing qualifications kailangan college graduate. Oh, okay. Yung dun sa vacancies kaya hindi sila na hire. I thought you said
yung program ninyo, yung naghahanap kayo ng mga applicants for senior high graduates? Marami po for senior high graduates, but meron ding mga vacancies na for college. Why don't you come up with a program exclusive lamang doon sa mga senior high graduates? Karamihan sa mga magulang, nag-expect na anak, pag-graduate mo anak, tulungan mo naman itong kapatid mo, pag-graduate mo anak, gusto ko makabili tayo ng ganito. Huwag na po yung magte-training pa rin sila. Parang, di ba? Kaya nga, dapat pagka-graduate nila sa senior high, matik, meron silang trabaho. Yun po yung gusto ko sana mangyari. Kumbaga, mababaan natin percentage ng unemployed na mga graduate senior high. Kasi sinasabi natin, we have to compete globally. Of course, naintindihan ko yan. Pero the difference is, ibang kultura natin dito, ibang kultura sa ibang bansa. Dito kasi dinidiscriminate pag hindi ka graduate ng college. It's a fact. At ito po ang ilang komento ng ating mga netizen tungkol sa K-12 program na ito. Kung kailan may K-12 na, hirap na ang kabataan magbasa. Hindi na marunong mag-spelling, ang tatamad pa. Pati Sabado-Linggo nasa school kaya madaming project. Kapag ka-graduate, hindi pa rin tatanggapin mag-apply ng work kasi kulang pa rin. Kaya kailangan college degree. Mas mabuti naman na tanggalin yan. Yes, nakakatanggal lang yan sa pagkalis ng mga bata. Sa tingin ko naman, wala nang kwenta yung K-12 na yan. Kasi pag-apply mo sa trabaho, kahanapin college graduate. Kaya share niyo po ang mga video na ito kung maraming hindi sang-ayon sa K-12 program na ito. Ikaw po bilang mamayang Pilipino, magulang o estudyante, pabor ka ba na tuluyan ang ipatigil ang K-12 program, mga kabayan? Bakit po? Well, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito. So maraming salamat po sa inyong panonood. At para sa mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ilalabas. To God be the glory. Happy New Year po sa inyong lahat, mga kababayan.